3, 2, 1. Hello, good afternoon, good day, Kebonatics. Welcome back po sa ating YouTube channel. So ngayong sa ating pong vlog ay pag-uusapan po natin kung paano makapagpabuhay ng mga visual fail follow. Wow! Ang lupit mo! So marami po sa ating mga Kebonatics dito, mga kasamang nag-ibon o nag-breed ng mga African lovers, lalong-lalo na itong mga visual fail follow, ang nahihirapan o namamatayan ng mga inakay. So ano nga ba ang ating tip na may babahagi? Lalo na sa mga baguhan pa lang o bago pa lang mag-breed ng ganitong mutation. Lalo na kung i-breed mo ay offline fail follow. So paano nga ba sila bubuhayin? Ano nga ba yung mga pagkain na pwede nating ipakain sa kanila para hindi po sila ma-overfeed at sa gayon sila po ay mabuhay at makasurvive sa ating breeding. So kung interesado po kayo sa ating vlog ngayon, mga kaibonatics, ay samahan niyo po akong panoorin ang ating vlog hanggang sa dulo para po kayo po ay may matutunan dito po sa ating vlog. So tara, mga kaibonatics, samahan niyo po ako. So napakagandang pagmasdan kapag ang iyong African lovers ay nangunguha na ng mga nesting materials para ilagay doon sa kanyang nest box. Pagkatapos naman ay makikita mo ang iyong pares na nagsusubuan na. Ibig sabihin malapit na itong magmate. So kapag nandito na sila sa stage ng pagmimate, so napakamahalaga itong ganito na hindi sila ma-stress o hindi sila ma-istorbo. Dahil dito natin makikita kung paano lagyan ng similya ang babaeng African lovebirds. So after nyan, mangingitlog na sila. So kapag nangitlog na sila, huwag tayong silip ng silip sa loob ng nest box para ma-incubate ng maigi o maayos ang mga itlog nila. So after 10 days silang mangitlog, pwede nating i-check by cuddling. Iilawan lang natin ito kung mayroong mga ugat-ugat na kulay pula. Meaning, ito po ay mga fertile na itlog. So kapag clear ang itlog, ay wala po kayong makikitang mga ugat na mamula-mula kapag inyo itong inilawan. So magandang pangitain o magandang sinyales na fertile ang mga itlog kapag meron itong mga ugat. So after 21 to 25 days, ito na, mapipisa na sila isa-isa. So skip lang po ng isang araw o minsan dalawang araw yung susunod naman ang mapipisa. So ganyan po ang sequence ng ating breeding. So ang pagsilip po sa mga inakay ng ating breeder na mga fail follow ay depende po yan sa mga pamostar natin kung hindi po ito mga masiselan. Kasi may mga ibang mga pamostar na masiselan. Meron namang ibang mga breeder kung hindi po kayo gumagamit ng pamostar o tagayaya ng mga itlog ay hindi po masiselan. So mahalaga na bago hawakan yung mga inakay o bago silipin, so kakatukin mo na nest box or bago sila ibalik kung inyo itong hinawakan, ililiguan nyo muna sila ng mga patuka para mangamoy patuka yung mga inakay. At pag ibinalik nyo na po sa
nest box itong mga inakay na to, lalo na yung mga visual pail palo ninyo, ay hindi po sila patayin nung mga ano pamoster na breeder ninyo or yung mismong mga magulang nila. Ito isa sa mahalagang tip na laging nakakalimutan po ng iba nating mga kapwa mag-iibon o lalong-lalo na yung mga baguhan. Dahil pag nalimutan nila ito, ang nangyayari ay pinapatay na po yung mga inakay nila. So ayon dahil po sa aking obserbasyon at tamang pamamaraan ng pag aalaga ng mga inakay. So pag sa aking pagsunod dun sa tinatawag nilang mga protocol sa kanila ay naiiwasan po yung mamatay o patay nila yung mga inakay. So ito po, unti-unti kong na-monitor o na-videoan yung unti-unting paglaki ng mga papisa ko pong visual pail fallow. Sa pagpapalaki po ng mga visual nating pail fallow, so isa sa mahalagang dapat nating tandaan ay yung ipinapakain natin sa kanila. Dahil ito po ay isang malaking factor para po sila ay mabuhay din. So hindi lang sa pagsilip-silip natin o pagsunod sa mga protocols ng mga African lovebirds sa paghawak sa kanila. So dapat din nating tandaan yung mga ibinibigay nating pagkain sa kanila. So syempre, alam naman natin na tayong mga Filipino ay kung saan po tayo makakamura o saan tayo makakatipid. Dahil alam naman natin na mahal na po lahat halos ng mga patuka o mga vitamins o mga gulay na ipinapakain natin sa kanila. So kung saan lang tayo makakatipid, yun lang po yung ating susundin o gagayahin o i-apply. So narito po yung ilan sa mga pinapakain natin. Ito po yung mga pinapakain natin sa mga alaga nating mga breeder na nakapagpapisa na po ng mga anak. Ang unang-unang pinapakain po natin dito ay yung itong canary mix. So sa canary mix, sa unang linggo po ito pinapakain. So sa canary mix, marami po siyang seed na kasama. So meron po siyang kasamang red millet, black millet, white millet. So yan po yung mga kasama niya sa seed. So yan po yung pinapakain ko kapag sa unang week ng ng pagkapisa po ng mga itlog. So sa second week magdadagdag na po ako ng egg food. So ito po yung egg food na pinapakain ko. So pwede, kung wala po kayong pambili ng egg food, pwede po kayong magbigay ng soft food. Ito po yung soft food. So magdadagdag na po kayo nito sa ika 2 weeks niya. So ito na po yung kinakain nila sa ika 2 weeks. Ito po ay gawa sa hard boiled egg at pechay. So dahil wala po tayong makuhang kalabasa tsaka carrots, kaya yan lang po muna ang ating ibibigay sa ating breeder na nakapagpapisa na ng kanyang mga inakay. So sa ikatlong linggo magdadagdag na po tayo ng ganito, ng oat growth. So ito po yung dadagdag natin, oat growth. So actually same lang po sila pero ito pa process na po ito. Ito naman ay fresh. So kailangan po yan ng ating mga alaga, lalo na kung sila ay nagpapakain ng kanilang mga inakay. So sa ikaapat na linggo, sa 1 month old na nila, sa 1 month old, ito na, nagdadagdag na po tayo nito ng stripe sunflower seed. So nagdadagdag na po tayo niyan. At sa kanilang pagkain, yung mga breeder, binibigyan po natin sila ng grits na merong
Pink Mineral at Picotrin. Ito, nakakatulong po kasi yan para sa mga buto ng ating mga breeder at sa formation ng mga buto at pakpak ng ating mga inakay para matitibay po ang kanilang mga buto para maiwasan po ang splay legs. So yan po yung pag nagpapatibay ng buto. Ngayon naman sa tubig, nagbibigay po tayo ng calcium. Ito, Calcimax. So kung wala po nito, kung wala po kayong Calcimax, meron naman po mga nabibiling tableta na calcium. So pwede po ito durugin sa tubig at ipainom po sa mga breeder natin para may pakain nila sa kanilang mga inakay, mapainom nila. So ito nga po yung cattle bone, kung wala rin po kayo nito, pwede po ito. Pwede rin po itong gawa sa tablet na nabibili sa mga drugstore po natin. So ngayon kung ano na po sila, papalitan na po natin to kung naka 1 month old na sila. So ipapalit na natin ito. Itong 60% na canary at 40% na white millet. So yan po yung ipapalit natin. So bali yan po yung sistema na sinusunod po natin o ginagawa po natin dito sa ating ibunan para po tayo ay makapagpabuhay ng mga visual pale fallow. So binibigyan po natin sila ng mga balance na diet na may mga protein, may mga gulay at may mga vitamins and minerals, ibang natural minerals like yung saan nakukuha nila sa grit, sa cattle bone at yung mga nabibili po. So kung meron po kayong mga iba pang mga pamamaraan, ay pagpatuloy nyo lang po yung mga pamamaraan ninyo kung saan po kayo mas effective na na i-apply ninyo sa inyong mga breeder o sa inyong ibunan. So kung meron po kayong napulot dito sa ating binahaging tips kung paano bumuhay ng mga pale fallow na mga painakay, ay isa pong kagalakan na ako po ay nakatulong sa inyong pagbibreed ng mga ganitong mutation ng African lovebirds. So yan lang po yung ating may babahagi sa bawat isa, matulungan ang bawat breeder, lalo na yung mga palaging namamatayan ng mga anak, lalong-lalo na yung mga visual pale fallow. Kasi hindi po biro yung mga pinuhunan ninyo dyan, pinambili nyo sa mga breeder na yan. Tapos kapag nakakapagpaitlog na kayo, nakapagpainakay na kayo, ay all of a sudden namamatay yung mga painakay ninyo. So ibig sabihin, may mga mali na dapat nating itama dun sa ating mga pamamaraan. May mga mali na dapat nating iwasan, lalong-lalo na yung biglang paghawak sa kanila. Dapat din natin i-consider yung mga breeder natin kung sila ba'y masiselan o sila ba'y mabait sa kanilang mga inakay. So yun na nga, na sundin lang natin yung mga tip na ating binabahagi, like yung pagbababad sa kanila dun sa mga patuka para hindi nila maamoy yung human scent, para maamoy lang nila yung patuka, yung amoy ng patuka kapag bago natin sila hawakan. So hindi basta-basta sinisilip yung mga inakay natin, kinakatok muna yung box bago natin sila kunin. O bago natin sila kunin, kailangan nakatubog muna o nakababad muna sa patoka yung ating mga kamay. So ito na po ngayon ang itsura ng ating visual pale fallow. So nasa ika 2.5 months na po ang ating palabas na visual pale fallow. So bali ang mga kanyang nanay ay pinaris ko na po ngayon sa Green Ewing Opaline Sure Speed Pale Fallow.
para yung mga kapatid niya ay makapagpalabas na sa bago kong project na OPA Pale Fallow. So ngayon po nakadalawang clutch na yung ano yung magulang niya na yung nanay niya doon sa bago niyang asawa na OPA line. Dahil yung mga itlog niya pag nung na kumpleto na ay pina-poster ko na po kaagad doon sa ating mga taga-poster na mga personata. Kasi yung mga personata po ay magagaling na bumuhay ng mga pino-poster na itlog. So narito po yung isa niyang kapatid, yung Blue Pale Fallow na nakuha na po nung sa nating kaibigan. So sana may natutunan kayo mga kaibonatics. Hanggang sa muli nating video. Salamat po sa panonood.